Tumayo po ang lahat at awitin natin ang Inang Sakdalinis. Inang Sakdalinis, kami ay hingi sa Diyos Ama namin, amin imiti. Sinud po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapag-imalang larawan upang parangalan siya at tumingi sa lahat ng ating mga kailangan. Dahil sa tayo'y di karapat-dapat na mga anak, umingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay sa pamamagitan nito. Ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila mong karangalan? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo, mahabaging Ama. Patawarin mo kami.
Tapat namin pinagsisisiya ng aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawain Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsitayo po, Ana. Birhen Maria, tala sa umaga, noon pa man ay tinangi ka, ang iyong liwag ng takdang lulupig kay Satanas, tao'y ililigtas. Iyong tunghan kaming nanambitan at ang lupa iyong tinapakan. Magsilod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintain sa lahat ng mga ina. Buong giling mong tungayan kami yung mga anak, na ngayon ay humingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Nung ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay bumpusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang maiwagang kalooban. Meron din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa parang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin ng kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, abang kami nababahala sarili naming mga suliranin,
Huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ng aming mga dikain at ang mga dikain ng lahat ng narito ngayon. Mataimtim sa loob na iniling namin sa iyo, aming Ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng haliw at ginhawa sa mga may sakit at sa malapit ng sumakabilang buhay. Magpahinom ng sugat ng mga pusong wasak, magpagaan ng tinitiis ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ng sa kanila'y nangaapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Bungtiwala namin isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasang kami yung tutulungan. Panalangin para sa tahanan, Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Iniiling namin pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng matimyas na pagmamahal. Maigpit nawang bigkisin ang sakramento ng kasalang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Iniiling namin pagpalain mong lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nilang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakiin at arugayin ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mong mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming pinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng yung tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming uwaran. Tulungan mo kami upang araw-araw ay lalong magningas. Andali sa inaming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayon maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amin. Mga kahilingan sa ating Ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinagling walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan na itumata. May ng Espiritu Santo at maging magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing Ina, tulungan mo kami. Upang katulad mo ay unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing Ina, tulungan mo kami. Upang kami maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba, katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing Ina, tulungan mo kami. Upang kami matakot ng lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisiyang kasalanan. Masintahing Ina, tulungan mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisa. Masintahing Ina, tulungan mo kami. Upang maunawaan namin na kami tinuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing Ina, tulungan mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing Ina, tulungan mo kami. Upang maunawaan namin ang alaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing Ina, tulungan mo kami. Upang patuloy na magalab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa,
sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming mga gawain. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang buong puso namin patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang idalangin namin at patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pare. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang pagkaloban kami ng Panginoon ng maraming mga katataan na may hilig magpare, mag-ermano at magmadre. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maunawaan namin nang sa gitna ng aming mga tagumpay, kami nangangailangan pa rin ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang mamatay kaming kaibigan ni Kristo at ng aming kapwa. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga minamahal sa buhay, kami sana'y aliwin ang aming pag-asa sa Panginoon muling na buhay. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang idalangin namin ng mga yumawi makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, tulungan mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga hangarin. Tayo pong lahat, Santa Maria, tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin, na laging handang dumamay sa amin. Lobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Tumayo po ang lahat. Birhen mahal, Birhen mahal, ang nasa ko'y ano, inaisaw kayamanan at tuwa.
sinood po ano. Pasasalamat tayo pong lahat. Panginoong Jesucristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin, ikinalulugod ng Ama, na ang bunyang pagka-Diyos ay sumasa iyo, at sa pamagitan mo'y nilob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Lobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Lobin mong pagsisiya naming lubos ang aming mga kasalanan. Sa pamagitan mo'y pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Igit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin na laging saklolo. Arinawang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa tulong niya, lalo na sa pamagitan ng pagnonobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Lobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siyang walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasakabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang yung ipakilala ang naganang pagtitiis at ang pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Mag-ilimun dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Lobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa diraranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga inirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila'y kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Manatili po tayong dumalangin sa ating banal na Espiritu Santo.
magsilhod po ang lahat. Sambahina, Panginoon, naririto sa altar, kamatayan niya'y tagumpay na sa atin at bigay ng pag-asa sa Panim de cielo Christi testi eis. Bukan lang lahat ng kaligayahan. Oremus, Deus qui nobis ab sacramentum mirabilis passionis tua memoria murili Christi, trepe que sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ot redemptionis tua fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vives in regnas in saecula saeculorum. Amen. Pagpupuri-purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Kanyang Santong Ngalan. Purihin ang Kanyang Santong Ngalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa Santissimo Sacramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa Santissimo Sacramento sa altar. Purihin ang Diyos Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang Diyos Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang santa at dinarurungisang naglilihi sa Kanya. Purihin ang santa at dinarungisang paglilihi sa Kanya. Purihin
ang maluwalhating pag-akyat sa langit kay Maria. Purihin ang maluwalhating pag-akyat sa langit kay Maria. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose sa kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo. O Sacramento, tayo po, anak. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa sa ngala ng Ama at na Anak na Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nalihim na dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inahan ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Magalap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inahan ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inahan ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayaman kailan sa pamamahita ng anghel, ay nakilala ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo na rin. Pakundangan sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalawakan sa langit. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalang unang una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang ating Misa Intensyon para sa pasasalamat ni na Dantes and Salas family at para sa kaarawan ni na Jessica Servando, Rain Gia Mabini, Daniri Emenso, Reynaldo Dantes, Nora Vitug, Hernino Herns Pugao, at para sa special na intensyon sa mabilis na pagaling ni Boy Trani at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Jeremy Barrientos, Virgilio Parse, Diana Pelayo, Teresita Medina, Nestor Medina, Ramon Borella, Lucrecia Borella, Amado C., Henry Barrera, Alicia Doroteo, Juanito De Jesus, Daniel Pasis, Salvador Acol Sr., Adelaida Acol, Francisca Emenso, Jose Manlikmot, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay Miyerkules, ikalabindalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang mumumuto po sa ating banal na misa ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magsitayo ang lahat. Thank you.
this holy sacrifice of the Mass for the birthday of Jessica and for the healing of Isidro Samson. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng si Helcias, nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman nito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinaukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Helcias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdote Helcias, si Ahikam na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim ni Safan at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, isangguni ninyo ako at ang buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ipinatawag ni Haring Josias ang matatanda ng Huda at Jerusalem. At sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon, kasama ang mga saserdote, ang mga propeta, at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam.
Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Magsitayo ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon na sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animo'y tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang upa sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni nang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po, mga kapatid ko kay Kristo. Magandang gabi po, Father. Mabuti na lang nandito na kayo bago pa umulan. Alam niyo po, nung kami ay seminarista pa, may isang pari, hindi ko na matandaan ang sabi niya. Kung ano ka, nung ngayon ikay seminarista, pag pari mo, ganun ka. Yun yung sabi niya. At hindi ko makakalimutan yan. Sabi niya, hindi ka magbabago, no? Ang ibig niyang ipaabot na dapat seminarista ka pa lang bago ka na kung hindi maganda ang iyong ginagawa. Kasi hindi ka magiging banal automatically kapag ikaw ay naordinahan. Yan ang sabi niya. Kung ano ka ngayon, ganun ka kapag pari ka. Maraming mga pari, no? Na kakilala ng kanilang mga classmate, no? Kapag magreklamo, sasabihin ng kanilang classmate, seminarista pa lang kami, ganun na siya. Mga kapatid ko po kay Kristo, bakit po sinabi yan? Sapagkat ngayon po, ang ating ebanghelyo, sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga bulahang propeta, nagsisilapit sila sa inyo, na animo'y tupa, ngunit ang totoo'y mabangis na asong lobo.
Take note, ang mga alagad ni Jesus ay malapit sa Kanya. Palagi niyang tinuturuan, palagi niyang pinapakita kung anong dapat gawin, ngunit Kanya pang, babala, ano? Siya po'y nagbabala sa kanila. Biruin mo, mga alagad ni Jesus, Kanyang binigyang babala upang mag-ingat, how much more tayo. Sila, malapit sila kay Jesus. Araw-araw kasama nila si Jesus, ngunit winarningan pa sila ni Jesus. Ang tanong ngayon, tayo kaya'y malapit sa Diyos? Tayo kaya, no, ay palagi tumatanggap sa Diyos? Kung malayo tayo sa Diyos, maaaring tayo dito ang unang bibiktimahin ng mga hulaang propeta. False prophet. Maling mga propeta. Animoy mga anghel, pero demonyo pala sa kanilang kaloob-looban. At remember, no? The devil will not reveal his true identity or even his face, no? Ang mga demonyo ay magpapakita parang anghel. Pero sa kaloob-looban, doon mo makita ang kanilang bunga. Kaya kahit gaano pa kamukhang anghel ang isang tao, pari man yan, pastor, obispo, makikita sa kanilang ginagawa. Yan po, no? Sa kanilang mga bunga, hindi ibig sabihin nakasutana ka, banal ka na, hindi, no? Hindi ibig sabihin nakasutana ka na, aakyat ka na sa langit, baka mauna pa kayo sa akin. Baka sasabihin niyo, bakit wala dito si Father John? Saan siya? Nasa iba ba? Hindi ito assurance na pupunta kami ng langit. Ang assurance dito ay iyong ginagawa. Maordinaryong tao ka man, simpleng tao ka man, kung ang iyong ginagawa ay para sa iyong kapwa, kabutihan, ika'y maliligtas. Yan po, mga kapatid. Kaya po, pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo na mag-ingat. Sapagkat ang isang puno, kapag hindi namunga ng maganda, ay pinuputol at tinatapon sa apoy. At ngayon, nasa ikawalong araw na tayo ng ating nobinaryo. At ang ating tema, no? Losing and finding, no? Tama ba? Of a child Jesus. Ibig sabihin, si Kristo'y pumunta doon sa templo at nagtuturo. At ang kanyang tinuturo ay kanya ding ginagawa sa kanyang sarili. Ako'y nasasaktan sa tuwing ako'y nakakarinig sa sabihin ng mga Katoliko o mga parishioner, sundin niyo lang ang sinasabi ni Father, huwag ang kanyang ginagawa. Di ba masakit? Sundin mo lang ang kanyang sinasabi, hindi ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Pero sana ang mga pari ay maging katulad ni Kristo na kung ano ang sinasabi ay kanyang ginagawa. Kaya ipanalangin ninyo ang mga pari, no? Hindi ibig sabihin na pari sila ay totoong propeta. Baka naging bulahan. Nagiging pari lang minsan ng iba dahil sa kahirapan. Realidad yan ang buhay, no? Realidad yan. Minsan ayaw nila magpapa-assign sa iba. Bakit? Walang personality doon. Personality at character, no? Yan. Kaya ayaw na nila doon.
kaya maraming mga bulahang propeta. Kaya po ipanalangin ninyo na magkaroon kayo ng pastol o pare na sasamahan kayo sa kahirapan. Ipanalangin ninyo ang sasalita dito na sana ang kanyang mga salita ay kanya ding gagawin. Yan po. No? At hindi sana tayo, no, makikinig lang sa mga sinasabi. Kung nagkakamali sila, may karapatan din kayong i-correct sila. Bakit? Dahil may concern ka sa kanya. Kahit pari pa yan, sasabihin mo, Father, mali naman yata ang iyong ginagawa. Diba sabi mo ganito, ganito? Bakit ganyan ang ginagawa mo? Huwag kayong matakot. Sapagkat nandito tayo upang i-correct ang bawat mali. Iwasto at itama ang hindi magandang ginagawa. Magtulungan po tayo, no? Sapagkat later on, no? Napakasakit sa part ng Diyos na ginawa niya ang tao kung majority mapupunta sa impyerno. Diba? Masakit. Siguro bilang nanay, mga nanay, may mga anak kayo na suwail. Diba masakit? Ginawa mo ng lahat, no? Sa init na sikat ng araw, nagtatabaho ka upang siya iyong paaralin. Pero malaman-laman mo, nag-internet lang pala doon. Nag-iinuman, nagbibilyar. Diba masakit? Ganon din sa Diyos. Ginawa tayo sa kanyang kawangis upang sa ganon, no? At binaba ang kanyang anak upang sa ganon ay makasama tayo sa kanyang kaharian. Binigay niya ang kanyang kaharian. Pero pipiliin pa natin doon sa ilalim, no? Para namang hindi maganda. Kaya mga kapatid, ipanalangin din ninyo ang ating mga kaparian, no? Lalong-lalo na ako, humihingi ako ng inyong panalangin na sana ay magiging banal ako. Yan lang yung pangarap ko sa buhay. Kaya sana, no? Ipanalangin niyo ako. Ipapanalangin ko rin po kayo. Please all stand. Nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makabagong propeta naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sanlibutan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid sa pinahahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mapaghangad na pinuno, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang galit ng mga taong na biktima ng kawalan, ng katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at may hina, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong naway ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang mga pagsusumikap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Maaari nyo na pong ialay ang inyong mga sobre. Kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin sa dulot nawa nitong kadalisayan. Kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristong Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang langit at ipanahanakilan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyang pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Edgardo Senior. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria at kabiyak niyang Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng managagagaling na utos sa turo ni Jesus, sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa labi ang kapatid.
Hinihiling namin kami at yan sa lahat na masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilud ang lahat para sa panalangin ng pasasalamat. Panginoong Jesucristo, nagpapasalamat kami sa iyo dahilan sa kasama ka namin ngayon. Nagpapasalamat kami sa mga biyayang tinanggap namin sa iyo, sa biyaya ng iyong makadiyos na buhay sa aming kaluluwa, sa pag-ibig ng Diyos, aming Ama, at ang nananatiling biyaya ng banal na Espiritu. Sa kahangahangang biyaya ng iyong pagkanaririto sa banal na Eukaristiya, at higit sa lahat, sa pag-ibig sa iyong puso, pinag-isa kaming lalo sa iyo at sa bawat isa sa amin, sa kalaliman ng iyong banal na puso. Puso ni Jesus, pinaalab na siga ng pag-ibig, turuan mo kaming magmahalan sa isa't isa, katulad ng pagmamahal mo sa amin. Puso ni Jesus, pinaglagusan ng sibat, biktima ng kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat naming kawalang utang na loob at sa aming mga pagkukulang. Puso ni Jesus, matiisin at lubhang maawain sa mga nagtitiwala sa iyo. Maging takbuhan at lakas ka namin sa lahat ng pagsubok at tukso sa buhay. Puso ni Jesus, bukal ng buhay at kabanalan. Ilapit mo kami sa iyo at pakabanalin ang aming mga buhay sa iyong biyaya. Puso ni Jesus, buhay at pagkabuhay naming mag-uli. Ipagkaloob mo sa amin sa oras ng kamatayan ang biyayang makabahagi sa kaluwalhatian ng iyong muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang bagong buhay na walang hanggan, kaligayahan sa langit. Panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus, tayo pong lahat. O dakilang mananakop, inibig mo ang lahat ng tao ng buong kataimtiman hanggang sa ipinahayag mo sa pamamagitan ng sagisag ng iyong sugatang puso. Maraming tao ang nabubuhay na parabang ikaw ay di nabubuhay. Marami ang winalang bahala ka o hinamak ka o tinatanggihan ng iyong mga batas sa aming parokya, sa aming bansa, sa buong mundo. Maraming mga Kristiyano ang malamig sa iyong pag-ibig. Marahil sa aming sariling angkan at sa aming mga pamayanan, hindi ka iniibig ng karapat-dapat. Panginoon, ibig naming magbayad-puri sa iyo, sapagkat binigyan mo kami ng biyaya na makilala at ibigin ka. Iibigin ka namin ayon sa iyong inaasahan. Sa gitna ng makasalanang daigdig, kami magiging malusog na mga kaanib ng iyong katawang mistiko na guumapaw sa pag-ibig. Sa pamamagitan ng panalangin at pagpapakasakit, kami ay magbabayad puri ayon sa aming makakayanan para sa kasamaan ng daigdig at para sa kawalang utang na loob ng tao. Gagawa kami ng aming makakaya upang iyong maihandog sa amang nasa langit ang isang maluwalhating sangkatauhan. Magagawa namin ito sapagkat kami nakikisa sa iyo at nakikibahagi sa iyong mga gawain at sa iyong pagkasakop sa sangkatauhan. Puso ni Jesus, puso ng pag-ibig, papagningasin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig. Siya nawa. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.